Okay, hello kids! Good day! Now, pag-aaralan natin kung ano po ba ang place value and value ng isang given word. Okay, pag sinabi natin place value, these are the ones group, thousands group, and millions group. Okay, laging tatandaan, we have three groups, ayan. Basic three groups tayo, how we have the ones, the thousands, and the millions. Or millions place rather. Laging tatandaan mga bata, sa bawat grupo ay meron tayong tatlong membro or three members each group. Kagaya nitong ones place. So mga bata, si ones place ang smallest place value or place value group dito sa ating place value chart. And meron siyang groupmates na tens and hundreds. Okay, next. Sa thousands group, meron tayong thousands, 10,000s, and 100,000s. Okay? Next naman, we have millions, 10 millions, and 100 millions. So, kung mapapansin nyo, yung bawat grupo, nadadagdagan lang naman siya ng 10 and 100s para malaman ninyo na yun ay yung value niya. Second value, third place value. So, pag sinabi nating value naman, ito yung katumbas niyang bilang. Kagaya niyang tinuturo natin sa screen. Ang value ng ones ay 1. In number ha, again, ang value ay yung kanyang katumbas na bilang sa pamamagitan ng symbol. Kagaya ng 1, 10, 100, 1,000, and so on and so forth. So for example, maglagay ako dito ng 4, 6, 5, 3, 2. So, binabasa natin siya as 46,532. Again, 46,532. So, kung napapansin ninyo, pinagsama kong basahin muna ang 4 and 6 kasi sila ay nasa thousands place. Again, pag magbabasa tayo ng mga bilang na lagpas 100 or lagpas sa ones place, kailangan pagsamahin muna natin ang mga bilang niya. Kagaya ito, 46, and then say the place value, 46,532. So, kung isusulat naman natin siya, ayan, kung isulat natin siya sa pamamagitan dito, ayan, 46,000, makahiwala yan ha, lalagyan natin ng space. 46,532. Okay, so simulan natin ang ating pagkuha ng place value and value. Okay, let's start with 6. Pag sinabi nating 6, ang place value niya or kung saan siya nakalagay, ay syempre, nasa thousands place. Okay? Thousands place. Kapag pinag-uusapan naman ang value, yan po ilang katumbas na thousand. Tingnan nyo ha, ang thousands ay may value na tigwa 1,000. Again, ang thousands place ay merong value na tigwa 1,000. So, ilan ang 1,000 na meron tayo? 6. So, 1,000. 6 na 1,000 ha. We have 6 or 6 na 1,000s. Now, anong next na gagawin? I-add natin sila para makuha ang value ng 6. We have 6,000. Okay? Pwede rin naman nating sabihin without even expanding this, ilang 1,000 ang meron? 6. Okay? Kasi ang value na nakalagay natin dito is 6. So, again, ilang value ang 1,000 natin? 6. So, we have 6,000. Okay. Dito naman tayo sa ating isang screen. Ayan, the value and place value. Lagi nyo lang tatandaan. Okay. What if we have this example? 26,432.
Okay, without even looking at our place value chart, alamin natin kung ano ang place value ni 4. Okay, so i-memorize lang natin, we have ones, tens, and hundreds. Ibig sabihin, ang place value ni 4 ay hundreds place. Pag sinabi namang value, saan nakalagay si 4? Sa hundreds. Ibig sabihin, ang kanyang pinakang main value ay tigwa 100. Ilan ang tigwa 100 natin? 4. So we have 400. Another example, ano naman po ang place value ng 2? Okay, dito naman tayo. PV stands for place value. Si 2 ay nakalagay sa thousands. And then this is 10,000. Meaning to say, pag sinabing place value, saan nakapwesto si 2? Nasa 10,000 place. At anong value niya? Ang value ng 10,000 place ay 10,000. Ilang 10,000 meron tayo? 2. So 10, 20,000.